Ito, ang Our Lady of Mount Carmel Parish. Ang opisyal na pangalan ng Barasoan Church, simbahang Romano-Katoliko, na itinayo noong 1888 sa Malolos, probinsya ng Bulacan. Ito ay humigit-kulang 42 kilometro o 26 na milya mula sa Maynila. Sa pagkakaroon ng titulo bilang Luya ng Demokrasya sa Silangan, ang pinakamahalagang gusaling panrelihiyon sa Pilipinas. Dito din itinatag ang kauna-unahang Republika ng Pilipinas. Pero bago ang lahat, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, like, follow at comment sa aking channel, at pindutin na din ang notification bell para updated kayo sa mga bagong episodes na aking ilalabas. Tara mga ka-travel! Samahan niyo akong muli sa pagbisita dito sa Barasoan Church. Ang pangalang Barasoain ay hinango mula sa Barasoain sa Navarre, Spain. Pinangalanan ayon sa lugar ng kapanganakan ni Arzobispo Jose Julian de Aranguren, ang 22 arsobispo ng Philippine Archdiocese ng Latin, na sangay ng simbahang Katoliko mula 1847 hanggang 1861. Orihinal na kilala bilang Bangkal, isang bahagi ng encomende ng Malolos, na isinama sa bayan ng Kalumpit sa Kanluran, noong 5 ng Abril taong 1572. Nang gawing hiwalay na bayan ang Malolos noong 1580, ang Bangkal ay naging isang nayon, sa ilalim ng jurisdiction ng simbahang bayan. Mula 1630 hanggang 1859, ang mga pari na naglilingkod sa Barasoain, ay mula sa kalapit na inang simbahan ng bayan, ang Parroquia de la Inmaculada Concepcion de Malolos. Mula nang formal na itatag ang Barasoain, bilang isang independenteng parokya sa Malolos noong 1859, napili ang Our Lady of Mount Carmel na maging patroness nito. At si Francisco Ariola ang unang hinirang na cura paroko noong 1 ng Hunyo taong 1859. Ang simbahan ay nagpapakita ng tipikal na estilo ng arkitektura ng mga simbahan na itinayo noong panahon ng kolonyal na Espanyol sa Pilipinas. Ang disenyo nito ay sumusunod sa mga diretso at mahusay na tinukoy na mga linya na uso sa panahong iyon. Ang simbahan ay kumukuha ng inspirasyon mula sa iba't ibang estilo ng kasaysayan ng Europa. Pangunahin ang Baroque Revival, na nagre-resulta sa isang eclectic na komposisyon. Ang diskarte sa arkitektura na ito ay nagsasama ng mga elemento mula sa early Renaissance, Romanesque, at neoclassic na mga estilo na mahusay na pinagsama sa pangunahing balangkas ng harapan. Ang loob ng simbahan ay binubuo ng isang nave na nahahati sa tatlong bukas na mga pasilyo. Isang gitnang nave at dalawang pasilyo sa gilid. Sinusuportahan ng mga kahoy na poste, ang istruktura ng bubong, at mga naka-arco na kisame, kung saan ang mga kisame ay muling itinayo noong huling bahagi ng 1980s upang gayahin ang orihinal na oval arched o vaulted na disenyo. Ang kahoy na retablo ay inilipat, na inihayag ang orihinal na batong altar, na itinago sa mahabang panahon. Ang sahig ay itinaas at pinalitan ng dalawang beses, dahil sa panakanak ang pagbaha, na ang orihinal na baldose tile finish, ay pinalitan ng isang granolithic topping, at kalaunan ay binalutan ng Bulacan marble veneer. Ang 2 palapag ng simbahan, na ganap na gawa sa kahoy, ay nagsasama ng mga lokal na tampok na arkitektura. Ang tuloy-tuloy na mga hilera ng capiz window at transom ay nagbibigay daan sa natural na liwanag na ma-filter sa bawat bay na naglalaman ng mga bentanilya para sa pinahusay na sirkulasyon ng hangin. Nagsisilbing nag-iisang ornamental accent ng edipisyo ng kumbento ang mga mullions na may lathead window. Ang matataas na kisame, isang nagkokonektang corridor na nagdodoble bilang isang balkonahe, at isang mataas na tono na bubong, ay nagpapahusay sa katatagan ng istruktura sa masamang panahon. Isa pang kaaya-aya dito, ay ang magandang hardin. Na matatagpuan sa gilid ng simbahan, may maraming upuan at mga punong sumasayaw sa ihip ng hangin. Ito ay isang magandang lugar upang ipakita at i-redirect ang iyong panloob na sarili o magpahinga mula sa isang mahabang araw.
isang fountain na may estatwa ng mag-ina, ang nasa gilid ng bakuran. Ang mga tao ay nagtatapon ng mga barya sa balon, kung saan umaagos ang tubig, upang gumawa ng isang hiling, o isang panalangin. Bukod sa punong-puno ng makasaysayan kwento, ang simbahan ng Baraswain, ay kaaya-aya din na bisitahin, o pasyalan kasama ng ating pamilya, at mga kaibigan ang lugar. Marami ka rin matututunan, na aral sa mga nakaraan ng ating bansa. Sana ay mayroon kayong nakuhang kahit kaunting kaalaman, sa ating maikling kwento mga ka-travel. Hanggang sa muli!